Napabuntong hininga na lamang si Aling Sita matapos ibaba ang isang sako ng mga kamoting kahoy. Tanghali na. Bulong niya sa sarili nang mapatingin sa lumang orasan na nakasabit sa dingding. Alas 10 na ng umaga. Oras na iyon para magluto ng pagkain para sa pananghalian dahil maya-maya lamang ay darating na ang kanyang tatlong apo galing sa katabing eskwelahan. Dahil kalandi-uling ang kanilang lutuan, kaya kailangang bantayan ang sinaing. Kapag luto na ang kanin ay tsaka pa lamang pwedeng magluto ng ulam dahil iisa lamang ang kanilang kalan. Ito rin ang dahilan kaya kailangan niyang magluto kaagad. Adobong sitaw ang kanyang niluto. Pinitas lamang ito ni Aling Sita mula sa kanilang likod bahay. Pagkarating ng tatlo niyang mga apo ay sabay-sabay na silang kumain. "Lola, ako na po ang maghuhugas," wika ng panganay na si Julian na noon ay nasa grade 5 na. "Lola, hindi pa po ubos ang tinda nating suman. May pamerienda po kaninang reses. May feeding program daw po." Wika naman ng pangalawang si Aris na noon ay nasa grade 3 naman. "Lola, sabi ng teacher namin kailangan daw magdala ng art materials bukas tulad ng pangkulay tsaka ng long at short envelope pati na rin ng mga band paper." "Meron po ba tayo nun?" tanong naman ang bunsong si Ella na nasa grade 1 pa lamang. "Sige apo, kapag naubos ang tindang suma ng kapatid mo ay bibili tayo nun," sagot naman ni Aling Sita habang isa-isa nang binabalatan ang mga kamoting kahoy. Makaraan ng 30 minuto ay umalis na ang mga bata para bumalik sa paaralan. Nangangalahati na rin si Aling Sita sa pagbabalat ng mga kamoting kahoy. Pagkatapos niya itong balatan ay isa-isa niya namang gagadgarin at lulutuin para gawing suman. Matrabaho ito, lalo na ang pagbabalot sa dahon ng saging at pagluluto sa madaling araw para kinaumagahan ay maitinda na ng kanyang apo sa paaralan. Halos makuba si Aling Sita sa araw-araw na pagtatrabaho ng mag-isa. Tuwing Sabado at Linggo naman ay nangangamuhan siya at ang kanyang mga apo ng paglilinis sa bakuran ng kanilang mga may kayang kapitbahay. Libre merienda at libre kain naman. 250 piso ang bayad sa kanila buong maghapon. Ang perang kinita ay pagkakasyahin bilang pambaon ng mga bata, pambili ng bigas at ng ulam. Hindi na mabilang ni Aling Sita kung ilang beses na siyang umiyak dahil sa patong-patong na problema at utang sa mga tindahan. Pero kahit anong iyak niya ay wala namang mangyayari. Hindi naman dating ganito ang buhay niya. Noong nabubuhay pa ang asawa niyang si Julio ay nasa maayos naman ang lahat. Nakapagpundar sila ng munting bahay, semento ang sahig at kalahati ng pader, habang ang kalahati naman ay plywood at anahaw ang bubong. Nabiyayaan sila ng dalawang anak na lalaki. Ang panganay ay si Jaime at ang pangalawa naman ay si Jonas. Kahit mahirap ang kanilang buhay ay sama-sama at masaya naman sila. Si Julio ay nagtrabaho bilang construction worker sa Maynila, habang si Aling Sita naman ang nag-aalaga sa mga bata. Halos isang taon lamang ang pagitan ni Jaime at Jonas, pero sa halip na maging magkasundo ay palagi silang nag-aaway na minsan ay nauuwi sa sakitan. Hindi alam ni Aling Sita kung ano ba ang nangyari, saan ba siya nagkamali sa pagpapalaki sa mga ito, bakit lumaki ang kanyang mga anak na matitigas ang ulo. Nasa grade 6 na si Jaime noon at si Jonas naman ay nasa grade 5. Tuwing kinsenas at katapusan ay nakakapagpadala si Julio ng kanilang allowance. Ngunit hindi na ito kumakasya pa dahil madalas nangungupit si Jonas upang makabili ng alak at sigarilyo. Sa murang edad ay natuto siyang magbisyo dahil napabarkada sa mga tambay. Mas lumala pa ito nang sumakabilang buhay si Julio dahil sa nangyaring aksidente sa construction site na pinagtatrabahuhan nito. Nakatanggap lamang si Sita ng 50,000 piso mula sa kumpanya dahil kontrakto lamang naman ang kanyang asawa. Ang perang iyon ay kulang pa sa gastusin sa burol at libing ni Julio. Mula noon ay lalo pang humirap ang kanilang buhay. Para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan, nagtayo si Sita ng munting sari-sari store. Maswerte siyang nabigyan ng pera ng mga politiko sa kanilang bayan. Subalit, hindi rin ito nagtagal dahil ang tinda niyang yosi at alak ay kulang pa kay Jonas at sa barkada nito. Ang mga chichirya ang pulutan nila kaya palaging ubos ang tinda pero wala namang benta.
Kahit anong galit at sermon ang gawin ni Aling Sita ay hindi naman nakikinig ang kanyang mga anak. Mas matapang pa nga ang mga ito sa kanya. Lumipas ang ilang taon. Nagbinata na ang dalawa. Parehong walang interes sa pag-aaral. Kaya hindi nagtagal ay nag-apply sila ng trabaho upang matakasan sana ang mahirap na buhay. Si Jaime ay napagpasyahang sundan ang yapak ng kanyang ama sa pagkoconstruction sa Maynila. Habang si Jonas naman ay mas piniling maging trabahador sa bigasan. Kaya lamang, dahil sa kanyang bisyo ay wala ring natitira. Palagi ring napapalaya si Jonas dahil nahuhuli siyang kumukupit ng benta. Nagtrabaho siya bilang panadero pero isang linggo lamang ang itinagal dahil palaging nasusunog ang pandesal sa tuwing siya ang nagluluto. Ang sumunod niyang trabaho ay tagabuhat naman ng semento at buhangin sa construction hardware. Dahil mahigpit ang may-ari ay hindi siya nakakakupit ng pera. Pero ganoon pa rin, hindi siya nakakaipon dahil sa bisyo. Kapag naisipan niyang umuwi sa bahay nila ay kukunin niya ang pera ni Aling Sita sa halip na bigyan ito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kasintahan si Jonas. Nabuntis niya ito. Dahil wala naman siyang matatakbuhan kung hindi si Aling Sita, kaya isinama niya roon ang babae na nagnangalang Jenny. Mabait si Jenny, kaya lamang ay tamad ito at walang pagkukusa. Lagi niyang katwiran ay hindi raw siya marunong magluto sa kalan. Hindi pa man nagsasalita ang anak nito ay nabuntis na naman si Jenny. Wala na nga sila halos makain ay nadagdagan pa ang kanilang bubuhayin. Napakamot na lamang si Aling Sita sa ulo nang mapansin na lumalaki na naman ang tiya ni Jenny. "Jenny, baka naman pwedeng uminom ka ng pills pagka anak mo. Libre lang naman iyon sa center. Napakahirap ng buhay ngayon. Buti sana kung may maayos na trabaho yung si Jonas. Kawawa lang ang bata," minsang sabi ni Aling Sita. Pero parang may nasama pa ito ni Jenny. Makaraan ng ilang taon, nagsimula na ang halos araw-araw na pag-aaway ni Jonas at ng kanyang kinakasama. Nang minsang mapagbuhatan ni Jonas ng kamay si Jenny ay kaagad itong nag-impake ng damit at lumayas. Iniwan niya ang mga bata. Wala namang nagawa si Aling Sita kung hindi ang mag-alaga sa mga apo. Noong una ay nagbibigay pa si Jonas ng panggastos pero makaraan ng dalawang taon ay nagkaroon na ito ng bagong nobya. Umalis ito at hindi na muling bumalik pa. Noong mga panahong iyon ay 8 taong gulang na si Julian, kaya nauutos-utusan na ito ni Aling Sita. Kahit mahirap ay kinakaya ng matanda na maitaguyod ang kanyang dalawang apo. Natutuwa rin siya dahil kahit papaano ay may kasama siya sa buhay. Ngunit hindi niya lubos inaasahan nang dumating si Jaime mula sa Maynila. May kasama itong batang babae. "Anak, buti at umuwi ka. Sandali lang at ipagtitimpla kita ng kape," nagagalak na sabi ni Aling Sita. "Nay, pasensya na at bigla ng pag-uwi ko. Wala man lang akong maiiabot na kahit magkano sa inyo." "Ayos lang anak, ang mahalaga iligtas kang nakauwi. Sino nga pala yung batang kasama mo?" usisa ni Aling Sita. "Anak ko yan, si Ella. Iniwan ako ng nanay ng batang yan. Papano naman ako magtatrabaho sa construction kung may inaalala akong bata? Tsaka mahirap na, puro lalaki ang kasama ko ron." Noong mga sandaling iyon ay naramdaman ni Aling Sita na maiiwan sa kanyang poder si Ella. "Anak, mahirap ang buhay rito sa atin. Isang kahig, isang tuka. Kita mo nga yung dalawang anak ni Jonas, iniwan dito sa akin. Para na kaming kambing, dahon at gulay ang araw-araw na ulam. Kung minsan, isda, tinapa at kapag may mga handaan, doon lang kami makakatikim ng karne. Ni hindi pa man lang sila nakakatikim ng mansanas at ng ubas at ng kung ano-anong masasarap na pagkain. Tuwing may palabas na maganda, nandun sila sa kapitbahay, nakadungaw sa bintana para lamang makinood. Kahit ipagtabuyan sila ay wala naman akong magagawa. Yung ibang kapitbahay, ayaw silang papasukin sa loob. Iniisip na baka raw malikot rin ang kamay katulad ng kanilang ama. Hay nako Jaime, matanda na ako at uugod-ugod na." Napapaluhang sabi ni Aling Sita. "Huwag kayong mag-alala nay, babalik ako sa construction at babali muna ako kay boss para mapadalhan ko kayo kahit magkano. Mabait naman yang si Ella, isama nyo na lang din sa paglalabada.
Turuan nyo habang bata pa para masanay sa buhay rito. Wika naman ni Jaime bago muling humigop ng kape. Makaraan ng dalawang araw ay bumalik na ito sa pagkukonstruksyon. Hindi rin ito tinupad ang kanyang pangako na magpapadala ng pera. At mula nga noon, si Aling Sita ang nagtaguyod sa tatlo niyang mga apo. Napakahirap pero wala siyang magawa kung hindi ang arugain ng mga ito. Nagpapasalamat na lang din siya at kahit papaano ay hindi nagmana ang mga bata sa tatay nila. Si Aling Sita ay 63 taong gulang na noon. Malakas pa ang pangangatawan pero mas madali na siyang mapagod. Palagi nang masakit ang kanyang likod at mga kasukasuan. Pero sa kabila nito ay hindi niya magawang makapagpa-check up. Nanghihinayang siya sa perang gagastusin dahil pambili na rin nila iyon ng pagkain. Alam naman ng mga kabitbahay ang sitwasyon ni Aling Sita. Kaya tuwing bumabagyo, sila ang una sa listahan ng binibigyan ng mga relief goods. Noong masira ang bahay ni Aling Sita dahil sa bagyo, nakatanggap siya ng libreng yero at mga pako. Nagtulong-tulong na rin ang mga konsehal ng barangay para maisaayos ang munting tahanan ni Aling Sita. Napahinto sa pagmumuni-muni ang matanda nang may dumating na mga bisita. Tao po? Ay ano po yun? Ito po ba ang bahay ni Teresita Guevara? Opo, ito nga ho. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Pasok po kayo. Mula po kami sa isang foundation kung saan tumutulong kami sa mga batang nangangailangan. Nalaman po namin ang kalagayan ninyo at ng inyong mga apo mula sa kanilang guro at pati na rin sa kwento ng mga taga rito sa barangay. Nais po sana naming magpaabot ng tulong. Bibigyan po namin ng scholarship ang apo ninyong si Julian. Mabibigyan po siya ng pagkakataon na makapag-aral sa magandang eskwelahan sa Maynila ng libre at wala po kayong babayaran na kahit na ano. Basta, pirmahan nyo lang ang mga dokumentong ito ay wala na kayong aalalahanin pa. Wika ng babae. Maganda po ang alok ninyo, kaya lamang ay itatanong ko muna po sa aking apo kung papayag ba siya sa inyong kondisyon. Pwede po bang bumalik na lang kayo bukas? Hindi na po kailangan, Lola. Pirmahan nyo na po yan. Sasama po ako sa kanila para makapag-aral ako sa Maynila. Nakakuyom ang palad na sabi ni Julian. Pero apo, baka nabibigla ka lang. Mahirap ang buhay sa Maynila. Mahirap na mamuhay sa piling ng ibang tao. Papaano kung masama ang pakiramdam mo? Hindi kita maaalagaan. At saka kahit gusto ka naming puntahan, hindi namin alam kung nasaan ka. Wala rin naman kaming pamasahe. Naluluhang sabi ni Aling Sita. Ipinaliwanag na po yan ng teacher ko kanina, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Babalik naman ako pagka-graduate ko. Tsaka pangako ko na mag-aaral akong mabuti para hindi na kayo magtinda pa ng kamoting kahoy. Alam ko naman na hirap na po kayo. Kukunin ko lang po ang bag at mga damit ko. Sasama na ako sa kanila. Muling sabi ni Julian. Wala nang nagawa pa si Lola Sita kung hindi ang isulat ang pangalan niya sa dokumento na hindi naman niya alam kung ano bang ibig sabihin ng mga nakasulat doon. Mabilis na lumipas ang mga taon. Araw-araw na iisip ni Aling Sita ang kalagayan ni Julian. Wala siyang balita rito. Sa totoo lang ay mas mahal niya pa ang kanyang mga apo kaysa sa anak na sina Jonas at Jaime na hanggang ngayon ay walang paramdam. Noong mga panahong iyon ay nakapagtapos na ng high school si Aris habang si Ella naman ay second year high school. Gumagawa pa rin ng suman si Aling Sita. Pero mas madali na para sa kanya dahil katulong niya na si Ella at Aris. Para may baon sa araw-araw, naglalabandera si Ella tuwing Sabado at Linggo. Si Aris naman ay tumutulong sa pagkakarpentero sa mga kabarangay. Nasa 400 piso din ang bayad kada araw. Libre ang merienda at pagkain kaya kahit papaano ay nakakapag-abot siya kay Lola Sita. Matalino si Aris kaya lamang ay alam niyang wala silang pera para makapag-aral siya sa kolehiyo. Kaya naman, napagpasyahan niyang mag-working student. Nagtrabaho siya sa manukan. Tuwing gabi ay siya ang jumu-duty magdamag at sa maghapon naman ay papasok siya sa kolehiyo. Kumuha siya ng 2-year culinary course at dahil sa sipag at determinasyon ay nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ganoon din si Ella. Nag-apply siya ng scholarship sa munisipyo at maswerte namang natanggap. Kumuha rin siya ng 2-year culinary course tulad ni Aris.
Gusto niya sana maging teacher pero alam niya na wala naman silang pera. Ang mahalaga ay makapag-aral siya kahit 2 taon. Sa luma at maliit na bahay ay idinisplay ni Lola Sita ang graduation picture ni Aris. Isinabit niya rin ang mga medalya sa tabi nito. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may apo siyang nakapagtapos ng pag-aaral. Iyon sana ang pangarap niya para sa kanyang mga anak pero nabigo siya sa mga ito. Nang makapagtapos ng pag-aaral si Aris ay kaagad siyang nag-apply para makapagtrabaho sa ibang bansa. Nagtrabaho muna siya sa Maynila habang inaayos ang mga dokumento. Maraming proseso, maraming gastos pero nasolusyonan ito ni Aris. Natanggap siya sa Dubai at bago pa siya makaalis, umuwi muna siya kay Lola Sita upang magpaalam. Nangako siya na babalik at sisikaping makakahanap ng maayos na trabaho. Mag-iingat ka apo, lagi kang magdarasal. Tanging nasambit na lamang ni Aling Sita. Pagod na siyang umasa sa mga pangako. Ang mga anak at apo niyang si Julian ay nangako na babalik pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita. Sa kabila nito ay palagi lamang siyang nananalangin na sana ay gabayan sila ng puong may kapal. Ang tanging kasakasama na lamang ni Lola Sita ng mga panahong iyon ay si Ella. Umuwi ito tuwing gabi pagkagaling sa paaralan upang tumulong sa paggawa ng mga suman. Lola, kapag nakapagtrabaho ako, pangako mo sa akin na hindi ka na magtitinda ng suman ha? Ibibili kita ng bagong damit tsaka ng sandals, pati na rin ng bag. Yung damit mo, bata pa lang kami, yan na lagi ang sinusuot mo. Kahit butas, tinatahi mo na lang. Tsaka bago lang yung t-shirt mo tuwing may eleksyon. Pabirong sabi ni Ella pero sa totoo lang ay gusto niya nang umiyak dahil alam niyang kung gaano karami ng sakripisyo ang ginawa ni Lola Sita para sa kanila. Tsaka ni minsan Lola, hindi pa kita nakitang nakasuot ng sandals tsaka ng bag na maganda. Lagi mong dala yung bayong o kaya yung plastic bag pag may handaan. Kasi magbabalot ka ng mga pagkain pagkatapos mong tumulong sa paglilinis at paghuhugas ng mga pinggan. Tsaka Lola, alam ko malabo na yung mata mo. Huwag kang mag-alala. Basta magkapera tayo, pupunta tayo sa doktor para makapagpa-check up ka. Tsaka magkaroon ka ng bagong salamin sa mata. Noong mga sandaling iyon ay hindi na malaya ni Aling Sita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Noon lamang niyang narinig si Ella magsalita ng ganoon. Noon niya lamang naramdaman na may tao palang nagmamahal at nag-aalala para sa kanya. Mula nang mamatay ang asawa niyang si Julio ay wala na siya halos pahinga. Ni minsan ay hindi siya nagreklamo, sa halip ay nagsikap sa buhay. Pero kahit anong sipag ang gawin niya ay hindi sila makaahon sa kahirapan. Hanggang isang araw, sa 75 taong kaarawan ni Aling Sita, pumarada ang isang puting van. At mula roon, bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Tao po? Sino yan? Tanong ni Aling Sita. Lola, si Julian po. Naaalala niyo pa ba ako? Noong marinig ni Aling Sita ang pangalan nito ay kaagad siyang napaluha sa bayakap rito. Apo, mabuti naman at nagbalik ka. Kumusta ka na? Okay lang ako, Lola. Happy birthday po. May kasama po pala ako. Lola, nandito na ang pinakagwapo mong apo, si Aris. Aba apo, ang laki na ng pinagbago mo. At anong ginagawa mo rito? Akala ko ba'y nasa abroad ka? Kakauwi ko lang po, Lola. Dito na ako agad dumiretso. Dahil unti-unti nang umuuso ang Facebook noong mga panahong iyon, kaya nahanap nila ang isa't isa. Kuya? Tawag ni Ella na noon ay kabababa lang ng tricycle. Mahigpit nilang niyakap si Lola Sita. Noong araw ding iyon, isinama nila si Lola Sita sa Maynila upang ipa-check up sa doktor. Ipinag-shopping nila at iginala kung saan saang lugar. Ayon kay Julian, pinag-aral daw siya ng mag-asawang foreigner na walang anak. Binigyan siya ng trabaho at oportunidad na gumanda ang buhay. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo ay nagtrabaho rin siya sa opisina. Bago daw dalhin sa home for the aged ang foreigner ay ipinamana nito sa kanya ang malaking halaga ng pera na siya namang ginamit niya upang makapagnegosyo at makapagpatayo ng bahay. Si Aris naman ay sinuwerte din sa amo.
dahil nakita nito ang kanyang sipag at determinasyon ay mabilis siyang na-promote kahit 2-year course lamang ang kanyang tinapos. Binigyan rin siya ng oportunidad na muling makapag-aral. Si Ella naman ay ayaw muna sanang magtrabaho dahil gusto niyang alagaan si Lola Sita. Wala pa rin silang balita kay Jonas at Jaime, pero hindi na iyon ang mahalaga. Para sa kanila, si Lola Sita ang kanilang nanay, tatay at nag-iisang lola. Sa huli, napagpasyahan ni Julian na magpatayo ng bahay sa probinsya dahil iyon ang gusto ni Lola Sita. Kabilin-bilina niya rin na kapag siya ay pumanaw, itabi siya sa pinakamamahal niyang si Julio. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.